Isa ka ba sa nahirapang makapunta sa Baguio? Hindi ka nag-iisa. Sa katunayan nga, nung araw, nahirapan din. Kaya makailang ulit sinubukang sakupin ng pamahalaang Kastila ang City of Pines. Mula kay Kapitan Juan de Salcedo taong 1572 at Don QM Quirante taong 1664. Pero hindi naglaoy dumating si Don Guillermo Galvi taong 1829 at siya ang unang naging gobernador ng Benguet. Nabuo ang Komandansya General de Igorotes na naging politiko-militar district ng Benguet taong 1846. Ang Valle de Benguet ang naging himpilan nila noon na tinawag ng La Trinidad sa kasalukuyan. Sinasabing inialay ito sa pangalan ng kanyang asawa na si Doña Trinidad de Galvi sa panahon ni Don Manuel Sheidnahel noong 1875. Ngunit sa ibang accounts, si Governor Galvi ay namatay na binata. Unang inialok ng gobernador ang posisyon bilang kapitan sa katutubong may ngalang Bigong para sa Benguet. Ngunit tumanggi ito sa halip ang kamag-anak nito na si Pulito na taga-Kafaguay ang tinanghal na unang kapitan ng Benguet sa loob ng 4 na taon. Narito na naman po tayo sa buod kasaysayan na ating natuklasan na hatid sa atin ng kanilang city government at ilang mga literatura. Palagi po nating iniiwan at mababasa ito sa comment section. Welcome po sa Nung Araw! Dito ating susubukang alamin ang makasaysayang pinagmulan ng Baguio City, Benguet. Ang Nung Araw Channel ay voluntaryong naghahatid kaalaman para sa temang pinagmulan ng mga lugar sa Pilipinas. Ang lahat ng inyong mapapanood ay halaw lamang sa aking personal na pananaliksik. Makikita ang ating mga reference sources sa comment section. Hindi ko ibig panghimasukan ng saradong pag-iisip o gugulin ng oras sa mga debate. Iginagalang ko ang anumang reaksyon at magiging bunga ng video na ito alang-alang sa bayang malaya, may respeto sa kapwa at higit sa lahat may takot sa Diyos. Maligayang panonood po. Ang dating komunidad ng Kafaguay ay ang Baguio City ngayon na nagmula sa salitang Ibaloy na Baguio na ang ibig sabihin ay lumot o moss. Maliban sa taguring the summer capital of the Philippines at melting pot ng Northern Luzon dahil sa halo-halong mga kultura at tao na meron dito, hindi ito mawawala sa listahan ng top tourist destinations sa bansa. Buhay na buhay ang turismo sa Baguio mula noon hanggang ngayon. Parokyano nito ang mga grupo ng ekskursyonista, pamilya, foreigners, at syempre ang mga magsing-irog. Sabi nga nung kanta, sa pulot gatanyo, paano kung mapagpag kayo roon? Kung saan mabango at laging malamig ang panahon. Samantala, alam niyo po bang dinatnan ng mga Kastila ang Baguio na meron pa lamang 20 kabahayan? Ang mga pioneer settlers sa Kafaguay ay ang mga katutubong Ibaloy at Kankanay. Ang mga bungo ng hayop, katulad ng baka, ay madalas makikitang dekorasyon sa kanilang mga tahanan. Gumagamit sila ng herbal medicine at anting-anting. Gayon din ang pag-aalay ng mga hayop tulad ng manok para sa kanilang magandang ani. Hindi na pangkaraniwan ang mga tagpong labanan sa pagitan ng mga tribo sa Hilagang Luzon noon. Maraming buhay ang nalagas sa pagitan ng mga Kastila at mga katutubo sa proseso. Naging laganap ang panununog ng komunidad at pagsira ng mga kabuhayan. Dinakip at ibinilanggo ang mga katutubo hanggang sa mapasunod nila ang mga ito. Karamihan sa kanila dito ay mga pagano na bininyagan para sa bagong relihiyon. Nagkaroon ng simbahan at paaralan. Ang unang municipal hall sa Baguio ay nasa lugar ng Campolet sa dulong itaas na bahagi ng bagong Tabacalera Road sa Guisad Valley. Hindi naglaon, inilipat ito sa kasalukuyan nitong lokasyon. Naging rancherya ang Kafaguay o pastula ng mga hayop sa panahon ng mga Kastila. Lumakas ang industriya ng gold at copper mining, kape, at pag-ani ng tabako.
Pero simula 1840s hanggang 1880s, nagsimatayan ang maraming katutubo. Bumagsak ang kabuhayan, maging ang mga palayan nito. Halos maubos ang populasyon sa Benguet gawa ng epidemya na dulot ng smallpox. Nagsimulang tawaging Baguio City ang komunidad ng Cafaguay noong September 9, 1909 at ginawa nila itong kabisera ng Benguet. Labis nilang naibigan ang lugar, partikular na ang malamig nitong klima. Umira lang gobyernong sibil ng maitalagang governor, si Hubert Phelps Whitmarsh. Kasama ang magagaling na administrador, zoologist, gurong Amerikano at mga Pilipino, binuksan ng mga ito ang Baguio City sa mundo. Ang disenyo ng pagpapaganda sa Baguio ay iginuhit ng urban planner at kilalang arkitekto sa Amerika na si Daniel H. Burnham, kung saan inialay ang isang tanyag na parke dito sa Baguio na ang dapat sanang pangalan ay Green Park. Katulong niya si Pierce Anderson nang dumating sila sa bansa noong October 13, 1904. Natapos ang layout ng modern city na tatawaging The Plan of Baguio. Halawang disenyo nito sa Washington DC. At sa tulong nila William E. Parsons at Warwick Green, nagsimulang i-execute ang plano mula sa mga transportation routes, mga pampublikong gusali at kabuoang modernisasyon para sa Baguio City. May isang lugar noon dito kung saan isinasagawa ang mga pagpupulong o mga sesyon ng Philippine Commission at ito ay sa Baden-Powell Hall mula April 22 hanggang June 11, 1904. Ang kalsada papunta sa Baden-Powell Hall ay tinawag na Session Road. Nauna nang umakyat sa Baguio ang kotseng dipugak. Ito ay ang Stanley Steam Auto. Pero hindi ito makakaakyat kung hindi dahil sa Cannon Road, kung saan 5 taon itong ginawa mula 1900. Ito ang pinakamagastos na proyekto ng gobyernong insular na umabot sa mahigit na 6 na milyong piso. Dahil sa hirap ng transpo papuntang Baguio, na sinasabing inaabot pa nga ng isang araw ang biyahe mula Maynila papuntang La Union at mula dito'y mangangabayo pa sila papuntang Baguio. Kung tren naman kasi ang sasakyan ay sinasabi ring hanggang Dagupan pa lamang ang biyahe noon. Kaya naging hamon ito sa Noy Engineer sa Maynila na si Captain Charles W. Meade para buuin ang daan na tatawagin sa pangalang Benguet Road noong December 1900. May paunang budget ito na $75,000 na agad namang naubos. Sumuko si Captain Meade at pinalitan ni N.M. Holmes. Lumobo ang budget sa $225,000. Kasabay pa nito ang madalas na pagguho ng mga lupa dahil sa masamang panahon at problema sa mga trabahador. Naiba nang naiba ang ruta ng gagawing kalsada hanggang sa ang budget ng kinakailangan ay tumaas sa mahigit na $1,000,000 para ito matapos. Dito na pumasok sa eksena si Colonel Lyman Walter Ver Cannon, na isa ring inhinyero na sinasabing mas may malalim na karanasan pagdating sa paggawa ng mga daan. Sa pagkakataong ito ay nadoble o natriple pa ang workforce na kinakailangan, na maliban sa mga Pinoy ay maraming ibang lahi tulad ng German, Pranses, Chinese, Japanese, Mexicanos at iba pa. Nagbukas ang Benguet Road noong 1905 at 1908, iniutos ni Governor General Leonard Wood na palitan ito ng pangalan at opisyal na tawaging Cannon Road, alay sa pangalan ng Colonel Engineer na si Lyman Walter Ver Cannon. Umusbong ang mga commercial centers at recreation facilities sa Baguio. Naitayo din ang Our Lady of Atonement Cathedral, also known as the Baguio Cathedral, noong 1920. At natapos ito taong 1936. Nagsilbi itong evacuation center sa panahon ng mga Hapon. Nagsimula ang laban kontra mga Hapon sa Camp Janhay at dito rin ito natapos. Binagsakan pa nga ito ng mga bomba mula sa mga tora-tora ng kaaway noong December 8, 1941.
naging open city ang Baguio noong December 27, 1941. Naging garrison din ang Camp Janhay at concentration camp. Marami ang tumakas, ngunit nahuli at pinatay ng mga Hapon. Naging headquarters ni General Tomoyuki Yamashita ang Baguio City. Nagtamo ang Baguio ng malaking pinsala at pagbubuwis ng buhay mula sa hanay ng mga puwersang Amerikano at Pilipinong nakikidigma. Nakalaya ang Baguio sa kamay ng mga Hapon noong April 27, 1945. Nadakip sa Kiyangan, Ifugao si General Yamashita at kanyang hukbo noong September 2, 1945. At dito'y opisyal na pumirma siya sa Baguio City ng sumunod na araw. Si Rogelio Rojas, nataal ng Baguio at isang locksmith, ay minsan ang nangarap na mahukay ang tanyag na Yamashita treasure. Sa tulong din ng mga Hapon, natagpuan nila ang kayamanan sa Baguio Hospital noong 1970. Binuksan sa publiko ang Lion's Head noong 1972. At mula noon ay naging isa na ito sa pamosong lugar na binibisita sa Baguio City. Sumisimbolo ito ng existence ng Lions Club of Baguio, kung saan ang unang presidente nito ay si Ginoong Arsenio Ariandoc. Inumpisahan ang paggawa nito ng mga late 1960s. Yari ito sa limestone at inukit ng Cordilleran artist na si Ginoong Anselmo Bayang Dayag. Eksaktong 4:26 p.m. Lunes yon, July 16, 1990, niyanig ng magnitude 7.7 na lindol ang Baguio City na tumagal ng 45 seconds. Nasundan pa ito ng aftershock na magnitude 5.3 na tumagal ng 8 segundo noong alas 3:15 ng madaling araw, July 18, 1990. Sinasabing ito ang pinakamapaminsalang lindol na tumama sa buong rehiyon ng Cordillera, kung saan maraming buhay ang nawala, kasabay ng mga lumang gusali. Sa takot ng mga residente ay nagtayo sila ng mga tolda at doon sila na malagi. Kung hilig niyo po ang ganitong paksa, ito na po ang pagkakataon para mag-subscribe at tumutok sa mga iahandog pa nating pagtatanghal tungkol sa pinagmula ng mga lugar sa bansa. Ako po si Yuan at ito ang Nung Araw Channel. Hanggang sa muli po, paalam.